Hi guys, pumunta kami ng Baguio from August 24 to 26 para sa aking pre-birthday celebration. Dito nga pala kami dumaan sa may Marcos Highway kasi delikado daw dumaan sa may Cannon Road dahil may mga landslide. At dahil paalis na nga ang bagyo, maraming hamog ang nasa daan kaya naman enjoy na enjoy ang aking hubby at pinanghihilamos pa nga niya. Alam mo, kakasinghot mo ng katol yan. Buti na lang din at umalis na ang bagyo at safe na ang ating mga kababayan dito sa Baguio City. Bago kami mag-check-in sa hotel, pumunta muna kami dito sa The Right Park. Sobrang nag-enjoy kami dito kasi bukod sa malamig ang panahon, kami pa lang ang tao dito kaya nakapag-picture kami ng maganda at maayos. Dapat talaga sa The Mansion kami pupunta, ang kaso lang sarado daw dahil sa pandemic. Ito nga pala ang aming hotel, RL Veranda Suites ang aming pinili, 5,200 for 4 pax na at sobrang ganda ng view dito. At unlike sa ibang hotel, meron itong sariling parking space kaya hindi matatanggal ng plaka ang iyong sasakyan. Bukod pa doon, malapit lang to sa SM Baguio. Nasa 1 to 2 kilometers lang ang layo nito at pwede mo ring lakarin ang Burnham Park. After namin magpahinga, syempre nagutom kami agad. Kaya naman, dito kami nagpunta sa may The Good Taste. Siguro naman familiar na kayo dito kasi sobrang sikat nito sa Baguio. Walking distance lang nito sa may Burnham Park. Dinadayo talaga to dahil bukod sa mura ang kanilang mga meals, marami din ang serving nito, kaya sobrang sulit. 2 PM na nung kumain kami dito pero ang dami pa rin talagang tao. Available din ang kanilang almusal at alam nyo ba na 24 hours open ang Good Taste Restaurant? Meron din silang mga dessert like halo-halo, cakes, hot beverages, cold beverages, and dim sum. At sobrang daming pagpipilian. Eto nga pala yung in-order namin, garlic butter chicken, sinigang na baboy, at beef broccoli. At dahil nga gutom na gutom kami, nag-order kami ng 8 cups ng rice, only to find out na hindi namin ito mauubos kasi sobrang dami ng servings. Bumili rin nga pala kami ng cucumber lemonade and sobrang favorite ko talaga to. Siyempre nilot-lot namin yung mga tira kasi sayang naman, pang-almusal din yan kapag wala na kaming budget. Ito naman yung bake shop corner nila, sobrang daming pagpipilian at mura talaga. Tinry namin yung choco crinkles and masarap naman siya. Gusto ko nga sanang itry yung mga cakes nila, ang kaso naman itong mga to hindi nakahalata, hindi man lang ako binila ng cake para i-blow, char. After namin magpakabusog sa The Good Taste Restaurant, dito naman kami nagpunta sa may Stone Kingdom. Nung una ayaw pa namin umakyat kasi sobrang taas at umuulan. Pero syempre, sayang naman ang 100, kaya naman umakyat na rin kami. Sa second day naman, tinry namin ito sa Burnham Park. Bike lang naman siya, tapos yung nakuha namin is for 200 pesos. Pwede ka nang magpalit-palit ng mga bikes. Una naming tinry itong pang-apatan, silang dalawang nasa likod, sila ang nagpepedal at kami naman ang mga pasahero. Sobrang napagod sila kasi ang lalaki na daw namin at ang tataba. Kaya naman nagpalit kami yung pang-isahan, yung parang tractor yung style. Sobrang nag-enjoy kami ni Jelsie dito. Medyo masakit lang talaga siya sa paa at sa may legs kasi nga hindi kami sanay sa mga ganitong bike-bikean. Sobrang na-enjoy ko to at sobrang sulit ng 200 pesos kasi more than 1 hour na kaming nagbike at nagpalit-palit pa kami ng mga bikes. Salamat na lang din at hindi tinamad ang aking videographer. Kaya naman pala siya hindi tinamad kasi ako naman yung uutusan niyang mag-video ng kung ano-anong mga pinaggagawa niya. Tapos nakalimutan ko pa to i-edit. For the third time around, nagpalit ulit kami ng bike at si Rodney naman yung nagpepedal at ako naman ay pasahero. Habang yung dalawang kasama namin ay naghihintay dun sa may dulo. Siguro parang feeling nila nasa Luneta Park sila. Nung una, akala namin malilibot namin paikot itong Burnham Park. Hindi pala. Sa may pa L-shape lang pala pwedeng magbike. Sa kabilang dako kasi ng Burnham Park ay meron ding rentahan ng mga bikes. At napansin namin na parang pag dun ka nagrent ng bike, pa-straight lang yung pwede mong puntahan unlike dito na may pa-L-shape. Siguro sa kabilang dakong yon, maganda kung mga bata ang magbabike doon kasi meron kaming nakasabay na bata dito, sobrang kaskaseran niya at muntik niya na rin kaming mabangga. Siyempre kahit bike lang to, mag-ingat pa rin tayo sa mga pedestrian na tumatawid at higit sa lahat ay maging responsable.
Sayang hindi ko na-video yung strawberry taho. Sobrang sarap ng strawberry taho dito. 50 pesos yung binili namin kasi mas malaki siya. Merong mas maliit pero 40 pesos lang naman kaya konti lang yung difference. Saktong-sakto talaga yung pagpunta namin dito kasi hindi masyadong maraming tao at sobrang na-enjoy namin yung view. Bago ko pa makalimutan, a week ago nga pala nag-register kami sa visita.baguio.com.ph. Doon naman ilalagay mo lang kung kailan kayo pupunta, anong hotel yung pagtitigilan nyo at syempre kung meron ba kayong vaccine card. Kasi kapag wala, kailangan nyo magpa-RT-PCR test. Syempre lunchtime na kaya bumalik kami sa Good Taste Restaurant at pumila kami from 11 a.m. to 12 noon kasi sobrang daming tao. Sa 6th floor kami kumain at sobrang ganda pala ng view dito. Coding nga pala kami ng Thursday kaya naman nagtaxi kami papunta sa may Botanical Garden. 100 pesos yung binayaran namin sa taxi. Ang ganda magpicture dito at mura din ang mga pasalubong. Pero malas nga lang hindi kami dito nakabili kasi sabi namin baka mas mura sa iba. Sayang naman pero okay lang, at least nakatulong din tayo sa mga kababayan natin dito para kumita naman sila dahil nga galing din sila sa bagyo. Sayang nga lang at hindi tag Mil Flores ngayon kasi eto nga pala yung favorite kong bulaklak kasi yan yung ginamit dun sa kasal namin para sa aking bouquet. Sa katunayan nga meron kaming tanim niyan dito sa harap ng bahay. Mukha lang siyang pechay pero pag namulaklak siya sobrang ganda niya. O diba may pag-zoom out pa para naman makita niya yung ambience dito sa may Botanical Garden. Ang dami din ditong Jollibee at Bees. After namin dito, nag-jeep kami papunta sa may Mines View Park at sobrang ganda, breathtaking ang view dito. Tapos kasama mo yung jowa mong mahal na mahal mo pero taga-picture lang naman siya sa'yo. 9 p.m. ang start ng night market kaya naman dito na rin kami kumain ng dinner. Marami sila ditong mga budget meals. Halos pare-parehas lang naman yung pwedeng orderin dito. May mga ihaw-ihaw, sisig meals, mga ulam, cheese corn Korean street foods. At dahil siksikan na ayaw namin makipagsiksikan kaya umuwi na lang din kami. Nung third day namin, pumunta kami dito sa may Mirador. Dito pinaka-perfect magpicture-picture. 100 pesos ang entrance dito. At syempre, i-expect mo nang sasakit ang paa mo kasi paakyat talaga to, secret trail ata ang tawag dito, char. Una namin pinuntahan itong Mirador Bamboo Grove. Umakyat na lang kami ng umakyat kasi sobrang taas pala nito. Worth it naman yung pag-akyat namin kasi sobrang ganda sa tuktok nito. Lalo na kapag narating mo na ang Mirador Peace Memorial. Nung nasa pinakataas na kami ng bundok, nalaman namin na pwede naman palang dito na lang mag-park para nasa pinakatuktok ka na ng bundok. Hindi na sana kami napagod na umakyat pa at sumakit pa ang aming mga tuhod. Pero okay lang kasi once in a lifetime experience naman to. At syempre, mas masarap kapag pinaghihirapan. Sobrang sikat ng bell na to kasi pinipilahan para lang makapagpa-picture sa kanya. Bago kami bumaba ng Baguio, kumain kami dito sa K-Samgyup Sarap. Malapit lang din to sa may hotel namin at dito nga rin pala kami naligaw nung isang gabi. Napakagaling talaga ng kapatid ko sa direksyon. Sa bagay, sa Dasma nga naliligaw siya dito pa ba? Okay, bye!